What's up, Balisong people? Ito na naman ako. May panibagong pares na naman ng Balisong. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, and you are somebody who is interested, mahilig din sa Balisong, I mean, yung mga Balisong na gawang Pinoy, ha? Kasi yun lang din ang kabisado natin. At least for now, hindi pa. So these two came from Giron Balisong of Taal, Batangas. This is my second order from this maker. Yung una kong order sa kanila is yung labahan na merong bandila na kapit. Unfortunately, wala na sa akin yun dahil nakita nung isa kong kaibigan at inawitan. Naibigyan ko at binenta ko sa kanya. So, labaha uli ang kinuha ko sa kanila. But this time, it's got brass bolsters na pabilog. Otsubado kasi yung una kong nakuha sa kanila. Meron siyang kapit na deer antler. I really have the intention of buying a labaha blade from all of the known makers ng Batangas. For comparison sake in the future. Magandang fit and finish nito. Latch, may green na baon. At yan, nakalagay ang pangalan ng maker. Giron. Ito pala, hindi ko pinacustom made. Nakita ko lang ito na nakapost sa Facebook page nila and I inquired kung available pa. So, it is available. So, kinuha ko. Centering. Medyo kitna naman siya, no? On this side, oy. On this side, medyo dikit siya sa case. And another thing is that hindi double pins. So pag sinara mo, bumabangga talaga ang edge sa brass case. So kahit matalas ito, pag hindi ka careful sa pagsara mo, ayun, it will cause dullness. Pupurol ito pag ganun lagi ang tama. It's smooth already. So it's a nice thing na flickable na siya. Let's open this other one. And I like the look of this one. It's got stainless steel case, stainless bolsters, and pati yung kalupkop niya ay stainless. Kapit niya ay resin na green. So, I like the contrast between the deep green and the satin color of this, you know. Let's open it. Ayan. Tuwid ang edge. Ayan. Ang forma niya is tanto pa rin, but rounded lang yung spine ng blade. Actually, ito ay may pinagayahan ako. So, customized the blade dito. Ito yung Extrema Ratio na BF1 gawang Italy. So, ganito sana ang gusto kong gayahin na blade. Unfortunately, hindi ko pala na-send ng picture nito eh. Kasi ito, from yung spine niya, from high, it goes down. And then, ito na ang tanto. This one, parang umakyat pa siya eh. And then, tsaka bumaba. Yeah, full flat grind ito, and this one is just high grind. Pero wala tayong problema dyan. I also like how this was shaped. Ito. Okay. Centering. Uy! Muntik-muntikan ng tumama sa case ito. Malapit sa case. Pero hindi naman siya tumatama. Kasi pangit pag tumatama. Kasi it will cause scratches sa blade. Matama pa rin sa casing yung edge ng blade kasi nga hindi siya double pin. Dito sa banda, dito sa kabila, it has good centering. So what else can we say about this pair of 20cms from Giron Balisong? I would say they are good. Itong Giron naman is very well known sa Batangas as makers of high quality Balisongs and other blades.
Price wise, presyo naman, for these two na binili ko, I had a good value for it. I think it's worth the money naman that I paid. Hindi siya yung pinakamura, it's not the cheapest definitely sa Batangas, but then for this purchase wala akong reklamo. Napansin natin na hindi siya ganun kabigat. I would guess hindi ito aabot ng 200 grams. 178 grams. 171. Mas mabigat ito. I don't know why. Mas magbigat ba ang stainless? Ngayon, matalas ba itong mga kutsilyo na ito? Hoy! Ito, mafe-feel ko yung ano, yung parang lagari na feel nitong folds dito sa edge. Oh. Itong tumatama sa case eh. Yun talaga ang problema eh, pag tumatama. Oh. Kahit tingnan mo nga lang sa ano eh, naked eye, is very visible itong mga damage sa edge because of the contact it made dito sa ano, sa casing. Even if you do it this way, it's not cutting properly, it's tearing off the paper. Napunit niya lang yung papel eh. Itong isa kaya. Ayun, this is much much better. Aha, nice one. Alright. Okay, so anyway, so sharpness naman, wala naman tayong problema dun because we have equipments here for sharpening. We can sharpen this knife very good into razor sharpness. So ito, konting pasada sa Spyderco sharp maker para naman tumalas itong labahan natin. So yun, definitely an improvement. There you go. So I guess wala na ako masyadong masabi pa, no? I am contented with this knife purchase. I'm happy and maraming salamat po. Stay sharp. What? You wanna say something? Yeah. What? Come here. If you like knives and Balichong and other blades, mm-hmm. please subscribe so you can watch more movies on YouTube. Yeah, we got a lot of videos about knives. And don't forget Fifi's stuff. Are you? You're promoting your channel, huh? Yeah. Sassy Fifi stuff. Yeah, we're changing all your knife videos into Fifi Sassy stuff. Into black, now pink. Bye now. Bye.